Magsitayo po ang lahat. Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagsapit sa pagtubos sa daigdig. Mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko, ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa bayang lunsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa, at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari. Siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lunsod ng Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakitaas po ang mga palaspas. Pakibaba po muna sandali para sa ating pagbasa ng mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi na kikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sinabi ninyo sa lungsod ng Siyon, masdan mong dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa lingkod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot ng karamihan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bilang isang maikling paliwanag bago ang ating paanyayang tularan ng mga taong nagbunyi kay Jesus, no? Ang ibig sabihin po nitong ginagawa natin na pagwawagayway ng palaspas ay ang pagkilala ng pagpasok ng ating Diyos at Hari, no? Mamaya ko na itutuloy sa humilya kung anong ibig sabihin nito at ano ang kinalaman nito sa susunod nating pagbasa. Pero sa panahong ito, mga minamahal na kapatid, tularan natin ng mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Itaas po at iwagayway ang ating mga palaspas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, Kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurha nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis
na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki'y pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawan tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaralangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagbubuhay
Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga pinaharatan nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa, huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas po! Sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat. Bakit? Anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit, lalo pa nilang isinigaw. Ipatos sa krus! Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaglulurhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lunsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang siya'y bantayan.
Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at huling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iniligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha. Tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Tumayo na po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan, at nang muling mabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat ng nangyari. "Tunay na ito'y anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sinisimulan na natin ang mga mahal na araw sa pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin. Sa iba po ay araw ng pamamahinga at sa lahat, araw ng pagdedebosyon at higit pa rito, pakikiisa sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa linggong pong ito, tayo'y tinatanong, hanggang saan ba ang katapatan natin sa Diyos? Lalong-lalo na sa panahon ng paghihirap at
pagpapakasakit. Marami po tayong maaaring pagnilayan at itong ating mabuting balita ay babalikan natin sa darating na Biyernes Santo. Subalit, para sa araw ng palaspas, dalawang bagay lamang po ang gusto kong bigyan ng diin. Una, hindi ba't sinabi ko kanina sa bago tayo pumasok na ang ating pagwawagayway at pagtaas ng palaspas ay tanda ng pagkilala sa ating poong Jesus Nazareno bilang hari, bilang namumuno sa ating mga buhay, bilang siyang ating tanging sinusundan, ang siyang inuuna bago ang lahat. Pero kung papansinin natin, hindi tayo sigurado kung itong mga taong ito sa mabuting balita ang siyang kumilala sa Diyos ay kapareho ng mga tauhan na nasa ating mabuting balita. Pero napansin natin, ang salita ng mga tao ay biglang bumaliktad. Mula sa Hosana, mula sa purihin ng anak ni David, mula sa ikaw ang hari namin at Panginoon, anong nangyari? Ipako siya sa krus. Bumaba ka dyan kung ikaw nga ang pinadala ng Diyos. Hintayin natin kung dadating si Elias sa kanyang tulong at sa kanyang tabi. No? Kung una kinilala ang ating poong Jesus Nazareno bilang Diyos at Hari, eh bakit pagkatapos ng ilang araw, siya'y isang kriminal? Siya'y isang subversibo? Siya'y isang huwad. No? At magandang tignan yung pagkakabaliktad nito, no? Kasi, kung papansin ninyo, sino ang nagsasabi? Tayo. No? Especial ang mabuting balita sa mga mahal na araw dahil isinasadula natin tayong lahat ang mga nangyayari at kinukuha natin yung mga personalidad ng mga tauhan sa yugtong ito. At para bang sinasabi, hindi ba't katulad ng mga taumbayan na bumaligtad, hindi ba't ganun din tayo bilang mga taong nagkakamali at nagkakasala? Sa isang banda, kikilalanin ng Panginoon bilang ating Diyos. Sa kabilang banda, tinatanggihan at ipinagpapalit sa iba. No? Sakit yung pinagpapalit ka pagkatapos kang igalang na ikaw ang pinakamahalaga. Tapos sasabihin sa'yo, hindi, wala na akong pakialam sa'yo. No? At ganun tayo, hindi ba? No? Minsan sasabihin siguro natin, Father, di naman ako yan. Papakabait naman ako. Eh, totoo naman ho. Pero hindi natin naiiwasan na may mga bagay sa ating buhay na parabang kabaliktaran ang nangyayari. Sa isang banda, sasabihin natin, Oo Lord, Ikaw lang talaga. Salamat sa lahat ng biyaya. Pero sa kabilang banda, pag nasa harap na ng pera, nasa harap na ng posisyon, nasa harap na ng mga bagay kung saan makakaasenso tayo pero ang kapalit, pananakit ng kapwa, mas mabilis pa tayong umuo sa alas 4. Sasabihin natin, Lord, pinagkakatiwala ko na sa'yo ang aking exam, ang aking pag-aaral, ang aking trabaho. Pero tayo pa ang unang magrereklamo. Eh bakit hindi ninyo binigay yung gusto ko? Nawalan na ng tiwala, tatlong araw lang ang lumipas. At mga pangako sa sarili, no? Hindi na ako iinom. Hindi na ako magsusugal. Hindi na ako mangangalumya. Pero kapag nasa harap na, wala man lang, hindi man lang pineke yung pagtanggi. Oo agad.
Nasabihin natin, salamat Panginoon sa pagkakataong magsilbi sa simbahan. No, yung ating paborito, lalong-lalo na sa mga deboto, walang hanggang pasasalamat. Pero pag nag-Facebook na, nagsisiraan na, no? Mismong sa loob ng simbahan, mismong kaorganisasyon. No? Dudugtungan ng mga comment, dudugtungan ng mga react-react, magpo-post ng bago. Mga kabaligtarang nangyayari sa ating buhay. Na para bang, bakit ganun ang pananampalataya natin? Sagad-sagad sa debosyon, sagad-sagad sa panalangin. Pero parang paglabas na ng simbahan, iniiwan na lang natin. Di kaya't ganun ang ating talagang kahinaan. Mga kahinaang dinadahilan pa natin, pinagtatanggol pa natin, sinisisi pa natin ang iba, kaysa simulan ang pag-amin na tayo rin ay nagkulang. Ang kabaligtaran. Pero ano ang tugon ng ating Poong Hesus Nazareno? At dito po tayo sa ikalawang bagay ng ating pagninilay. No? Kung papansinin po ninyo, yung ating version ng mabuting balita ngayon, no, dahil nga lahat nagsasalita, no? Maraming salamat po dahil wala akong masyadong sinabi. No? Dalawang linya lang bilang tumatayo dun sa tauhan ni Jesus. No? Kayo na ang nagsabi nung siya ay tinanong kung siya ba ang anak ng Diyos. No? Effortless sa akin. No? Mahaba yung mabuting balita, dalawa lang yung linya. At yung pangalawa ay nanggaling sa ating salmong tugunan, Eli, Eli, lama sabachthani. Na kung saan nagdasal ang ating Poong Hesus Nazareno, hindi ito himutok. Pero, o sabihin natin, hindi ito himutok lamang. No, dahil sa ating salmong tugunan, totoong may himutok. Pero, sa kabila ng paghihimutok, sinabi pa rin ng manunulat ng salmo, ng mang-aawit, na ipinagkakatiwala ko pa rin sa iyo, o Panginoon, ang lahat. Dumating man ang mga kaaway, dumating man ang mga laban sa akin, ikaw pa rin ang papanigan ko hanggang sa huli. No? Pero kung titignan po natin, walang imik ang ating Poong Hesus Nazareno. Hindi ibig sabihin na, na hindi siya nasasaktan sa lahat. Hindi ibig sabihin na siguro ni isang segundo wala siyang reklamo. No? Kung tutuusin nga, sa hardin ng Getsemani, lahat ng reklamo nilabas niya doon. Kung pwede niyo na nga hong tanggalin sa akin to, okay na. Pero hindi kalooban ko, kundi sa iyo, Ama, ang aking tutuparin. Kabaligtaran ng ingay ng taong bayan. Ang katahimikan ng Poong Hesus Nazareno. Oo, may mga sigaw ng sakit. May ilang aray yan. Hindi lang aray na para kang kinurot sa tagiliran. Dugo ang lumabas. Pinahirapan. Dinuraan. Pinahiya. Pero yung katahimikan niyang dala ay isang katahimikan ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. At yung katahimikan niya sa mabuting balita ang mas marami pang sinasabi. Dahil may laman yung bawat pinagdaanan niya. Yung kanyang pinagdaanan ay pakikiramay sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Yung kanyang pinagdaanan ay sa ngalan ng isang pag-ibig na taus-puso na handang ialay ang lahat para lang matupad ang nais ng Ama, para lamang matupad ang kaligtasang ipinangako niya sa sangkatauhan, na para bang nagsasabi,
siguro yung katapatan natin sa ating Panginoon, hindi sa mga salitang napapako. Hindi sa mga salitang walang laman. Subalit, higit sa lahat, sa mga gawa na napag-isipan, sa mga gawa na pinagdaraanan, pinagpapasyahan, kinakapitan. Ito po ang katapatang itinuturo sa atin ng Poong Hesus Nazareno, na sa kabila ng lahat ng salita, ang kanyang mga gawa ang siyang nagkakaroon ng kabuluhan. At naway tayo rin ganun din, na ang ating pananampalataya at katapatan ay lalong umuusbong sa ginagawa natin sa kapwa, sa mga pinaninindigan natin, sa mga pinananaligan at pinananatili ang tapat natin. At yun po ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Yung kakayahang maging buhay ang pananampalataya sa pamamagitan ng ating kilos, sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, sa pamamagitan ng pagmamalasakit, pagpapakumbaba, pagtayo at pagtatanggol ng katarungan, ng kabutihan, ng pagkakapantay-pantay. Dahil katulad ng ating Poong Hesus Nazareno, doon nagiging o lumalabas ang tunay na sukat ng ating pananampalataya at pagkapit sa Kanya. Mahal na Poong Hesus Nazareno, turuan niyo po kaming umibig ng katulad ninyo. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos ng pag-ibig, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating Amang nasa langit, mga kapatid. Sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa mga catechumens. Magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng mga nagsisilbi sa bayan na sa kanilang tapat, nagawa at paglilingkod sa kapwa ay sinasambit ang awa at kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awa't mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi na paghahain minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga sa kanitaasan, o sana,
magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa isang ulat mo, mas tuwain sa isang ulat.
Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli ang aming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Sa bawat basbas po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan. Bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin. Naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno.